Gagawa tayo ng trending na Juanas Halo-Halo. Yes po, ito po ay inspired sa Juanas Halo-Halo. Super sikat ito ngayon, lalo na ngayong summer, super nakakatakam. At dahil malayo ako sa Juanas, magsasariling sikap ako, gagawa ako dito sa bahay. And yes, gagawa tayo ng special na milk sauce, which is ito ang nagpapa-unique sa Halo-Halo. Nakakatakam, di ba? Kaya gumawa na tayo. Ayan, so ito yung ating mga sangkap. Pero pansin nyo, hindi lahat ay iniluto natin from scratch. So meron tayo ditong white beans, ube halaya, and ito yung ating coconut strings, or ito yung ating makapuno na nasa jar. Pwede naman na gumawa from scratch. Pero kung sa bahay lang naman, family and friends lang kakain, pwede ito na. Pero syempre, kung pang negosyo, mas makakatipid ka kapag from scratch mo siya lulutuin. Talagang bibili ka ng sangkap para gumawa ng ating ube halaya, ng ating makapuno, ng ating white beans. So, ang niluto ko lang dito ay ang ating minatamis, ang ating leche flan, tapos ang ating gulaman, ang ating sago na malaya at sago na maliit. Iboboil lang naman natin to sa tubig, so madali lang. At syempre, gagawa tayo ng ating custard milk. So, simulan na natin. So, unahin natin gawin ang minatamis na saging. Maglagay tayo ng tubig sa ating saucepan at maglagay din tayo ng brown sugar. Buksan na natin ang apoy at habang ito ay pinapainit natin, haluin na natin para matunaw yung ating asukal. Ayan, natunaw na ang ating asukal. So, next ang gagawin natin ay makukuluan natin ito. So, takpan natin ito at hintayin natin na kumulo. Ayan, kumulo na siya. So, next ay maglagay tayo ng yellow na food color. Kung hindi nyo feel maglagay, ay okay lang na hindi na. Next ay maglagay tayo ng banana essence. And yes, ito ay optional. Sunod naman ay ilagay na natin ang ating mga hinog na saba. So haluin natin ito at lutuin natin until maging malapot na ang ating asukal at luto na ang ating mga saba. Again, dapat ang saba na gamitin ay hinog na talaga ha. Yung bang yung balat niya ay yellow na at pag-press mo ay malambot na talaga siya. At malalaman nyo kung luto na ito dahil mamaya makikita nyo malapot na siya at nag-reduce na talaga ang liquid. And then haluin lang natin siya occasionally para maiwasan dumikit yung saging sa bottom. And ayan, eto na siya. So kita nyo, malapot na at luto na ang ating saging. So dapat ganito talaga ha, huwag alanganin para hindi madaling masira. So itabi natin ito at palamigin. Next naman ay gawin natin ang custard milk. So maglagay tayo ng evaporated milk sa ating saucepan. And yes, kahit anong brand ng evaporated milk ay pwede. Yung mga paborito nyong brand, pwedeng gamitin dito. Next ay maglagay tayo ng isang can ng condensed milk. And magdagdag pa tayo dito ng konting asukal. Next ay maglagay tayo ng egg yolks. Yes po, tinawag na custard milk dahil sa ating egg yolks. And maglagay din tayo ng konting vanilla essence. Tapos ay buksan natin ang apoy. Tapos ay lutuin natin ito until kumulo. So dapat constant yung ating paghahalo. And oo nga pala, maglagay tayo ng yellow na food color para maganda ang kulay ng ating custard milk. And ayan, eto na ang ating custard milk. So itabi na muna natin ito at palamigin. Ayan, next naman ay lutuin natin ang green na gulaman. So i-follow lang natin ang instructions sa likod ng pakete. And then next ay iniluto ko na ang malalaki natin na sago. At nagluto din ako ng maliliit na sago para sa banana con yelo at avocado con yelo. And ayan, ready na ang ating mga sahog. Kompleto na sila. Ito yung ating leche flan. Para sa leche flan, hindi ko na naipakita dito kung paano ko siya ginawa. Pero ilalagay ko ang recipe link sa description box.
Pili lang kayo kung anong leche flan ang gusto yung gawin, yung leche flan na mas marami ang egg yolks or whole eggs talaga ang gagamitin. At syempre, huwag kalimutan ang crush na yelo. So, eto yung ating 22-ounce na cup. Maglagay tayo ng ating minatamis na saging. Next ay minatamis na white beans. Lagyan din natin ng malalaking sago at green na gulaman. Maglagay tayo ng ube halaya. Mas maganda na i-walling natin siya sa ating cup. Next ay magbuhos tayo ng custard milk. And then maglagay tayo ng crushed na ice. At maglagay pa tayo ng additional na custard milk. And finally, maglagay tayo ng ube halaya na topping at ang ating leche flan. Again, ang leche flan na gamit ko ay whole eggs na leche flan. For me, mas ideal na whole eggs leche flan ang gagamitin sa halo-halo. And then next ay maglagay tayo ng coconut strings or minatamis na makapuno. And ayan, eto na ang ating halo-halo. Okay, next na gagawin natin ay banana con yelo. Sa 22-ounce na cup, maglagay tayo ng minatamis na saging. Next ay maglagay tayo ng maliliit na sago. Maglagay din tayo ng coconut strings at white beans. Next ay lagyan natin ng custard milk. And then lagyan natin ng yelo. At additional na custard milk. Next ay mag-topping tayo ng leche flan, minatamis na saging, at coconut strings. At ayan, eto ng ating banana con yelo. Next naman ay gawin natin ang avocado con yelo. So same, sa 22-ounce na cup, maglagay tayo ng hinog na avocado. Next ay maglagay tayo ng maliliit na sago at custard milk. Tapos ay lagyan natin ng crushed na yelo. And then, mag-add pa tayo ng custard milk. At mag-topping tayo ng avocado at leche flan. At eto na ang kasagutan para sa mainit na panahon. Meron tayong halo-halo, avocado con yelo, at banana con yelo. Ayan, so tikman na natin. I-mix natin siya, halo-halo. Ayan, kumuha ko ng mahaba na spoon. Para mas madali. Ayan, stickman na natin. Kuha tayo ng laman. Isa lang sasabi ko, super perfect sa tag-init, di ba? Okay, ano nga ba ang lasa niya? Bukod sa lasang halo-halo naman talaga siya eh. Halo-halo talaga siya. Yung dating niya, everything halo-halo talaga. Kasi yung mga sangkap na gamit ay very common or yun talaga yung ginagamit sa paggawa ng halo-halo. And yes, yung mga sangkap na wala sa usual natin na halo-halo pero walang problema. Dun tayo sa inilagay natin na custard milk. Actually, hindi ko talaga alam kung ano yung sikreto ng milk mixture na yun. Pero marami na kasi ang gumagawa. Dahil yung halo-halo ni Juanas ay lagi ko nakikita. So, syempre, sobrang init ngayon, napaka-perfect ng halo-halo and napili ko na ito yung gawin dahil ito nga yung trending ngayon at marami yung gumagawa. So, gawa din tayo. And yes, true naman na nag-iiba ang dating ng halo-halo dahil dun sa custard milk. Kasi nga yung custard milk ay may egg yolk, tapos may condensed milk at evap. Nag-iiba kasi yung lasa kapag iniluto mo yung condensed milk tapos may itlog pa. So, meron siyang distinctive na lasa, which is yun nga, yung custard. Tapos, mas nagiging rich at mas malasa siya. And sa tamis naman, ako magugustuhan nyo to dahil hindi masyadong matamis. Tamang-tama lang talaga siya. Pero kung
nakukulang ka sa tamis, pwede naman magdagdag ng asukal or condensed milk. Pero para sa akin ay tama na po siya. Alam nyo, masarap to, may ka-partner na siopaw. And palabok. Oh, no? Sarap. Yes, iba yung dating niya talaga. Kasi kung plain na evap lang tapos asukal, okay naman. Pero, basta iba. Sana magawa nyo para malaman nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Hindi naman din siya nalalayo dun sa lasa ng regular natin na halo-halo. Pero eto kasi, may something siya. Ito ay malaki na size, pero pwede na mas maliit na cup yung gamitin nyo kung yun ang prefer nyo. And again, sa mga sangkap, kung gusto nyo magbenta, syempre dapat from scratch lahat ng mga sangkap na gagamitin dahil mas nakakamura. Pero kung pambahay lang, pampamilya, with friends, gusto nyo lang maghalo-halo, pwede na bumili na lang kayo ng ready-made. So, hanap kayo ng mga brand na gusto nyo. Well, yung mga ginamit ko, yung sa Robinsons na Ubi Halaya, and yung sa Tita, Ellie na brand, okay na yun, yes. Kung gusto nyo na sa bahay lang, diba? And I think sa palengke ay meron na din gumagawa or nagbebenta ng mga sangkap para sa halo-halo. So, pwedeng ganun din. So, syempre, yung yelo, huwag yung kalimutan. Dahil hindi magiging halo-halo yan kung walang yelo. So, ayan. Nagustuhan ko siya. Sana magawa nyo. And sana nagustuhan nyo ang recipe video natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! And kung gusto yung gumawa ng sarili yung twist, pwede naman na ibang mga sangkap ang gamitin ninyo. And kahit wala ng ice cream ay masarap siya. Yeah. Para sa recipe ng leche flan, ilalagay ko yung dalawang recipe na ginagamit ko. Yung mas marami ang yolk at yung whole eggs talaga na leche flan. So, pagpilian nyo yung dalawa. Siyempre, mas masarap yung ginamitan ko na mas marami yung egg yolks. Pero kapag yun nga, kung nagtitipid kayo, yung whole eggs na. Marami kasi magagawa, no? Pero makukompare mo talaga yung dalawang lasa. Pero okay lang naman. Lalo kapag halo-halo naman yung gagawin, ay hindi mo na din mapapansin yung leche flan. I mean, mapapansin mo, but hindi naman ganun kapansinin. Kasi nga, ang dami niyang sangkap. So, pwede na yung whole eggs na leche flan.